Bawat pamilya ay nangangarap na magkaroon ng sariling tahanan. Isang tahanan kung saan ay magsisimulang matupad ang kani-kanilang pangarap. Pero paano kung sa tahanan pa lang yon ay may nakatira na ayaw magpagambala? Mananatili ka pa ba doon o mas pipiliin mo na lamang na lumisan at bitawan ng isang pangarap para sa iyong pamilya? Dear Papa Dudut, magandang gabi sa iyo at sa daang limong kastorya na nakikinig ngayon. Ako nga pala si Neri, taga Bulacan at 36 years old na sa ngayon. Sobrang tagal ko nang nakikinig sa inyong programa, Papa Dudut. Nakakatuwa, nakakaaliw at minsan ay nakakaiyak talaga makinig sa mga sulat na inyong binabasa. Bonus pa yung takot na pwede nitong maiparamdam sa amin kapag tungkol naman sa kababalaghan ng sulat ninyo. Ako pa naman yung tipo ng tao na hindi matatakutin kasi hindi ako masyadong naniniwala sa mga multo o ano pang elemento na may kinalaman sa kababalaghan. Pero ganun pala yon. Kapag iniharap na sa iyo ang bagay na hindi mo pinaniniwalaan, ikaw na lang din mismo ang mapapatanong kung bakit sa umpisa pa lamang ay hindi ka na naniwala. Galing po ako sa malaking pamilya, Papa Dudut. Pito kaming magkakapatid at pang-apat ako. Naalala ko noon na madalas kaming magpalipat-lipat ng bahay. Akala ko pa noong bata pa ako ay maraming kaming bahay. Kaya naman nagpapalipat-lipat kami. Minsan sa malaking bahay kami tumitira. Madalas na sa maliit na bahay at madalas din ay nalulungkot ako. Sa tuwing sasabihin ni Mama na kailangan na naming umalis ng bahay at lumipat sa bago naming titirhan. Aalis na kayo? Tanong ng kaklase ko sa grade 5 at kaibigan na si Letty. Nasa loob siya ng bahay namin at nakatingin sa mga gamit na isinasakay sa truck. Oo, lilipat na ulit kami sa bagong bahay namin. Tugon ko naman. Bagong bahay? Tanong niya. Oo, kasi palagi kaming ganun. May nililipatan na bagong bahay. Marami kasi kaming bahay kaya nagpapalipat-lipat kami. Tugon ko ulit. Ang sabi ni nanay, kaya raw kayo nagpapalipat-lipat kasi palagi kayong hindi nakakabayad ng upa ng bahay na tinitirhan ninyo. Ang sabi ni Letty. Hindi totoo yan. Marami lang talaga kaming bahay kaya kami umaalis palagi. Giit ko naman. Talaga? Eh bakit hindi kayo makapirmi sa isang bahay? Hindi mo yata alam na wala talagang pambayad ng upang mga magulang mo. Kaya kayo umaalis palagi. Ang sabi pa ni Letty. May sarili nga kaming bahay. Marami kaming bahay, okay? Hay nako, diyan ka na nga. Inis na turan ko bago ko siya tinalikuran. Akala ko pa naman ay kaibigan ko talaga siya at malulungkot siya sa pagalis ko. Yun pala ay maiinis lamang ako sa magiging pag-uusap naming dalawa. Hindi naman kasi totoo yung sinasabi niya. Marami lang talaga kaming bahay kaya marami kaming tinitirhan. Yun ang paniniwala ko noon. Kaya kahit nalulungkot ako sa pagpapalipat-lipat namin, ang mahalaga sa akin ay magkakasama naman kami na buong pamilya. Papa Dudut, nasa high school na ako nang malaman ko ang totoong dahilan kung bakit kami lumilipat-lipat ng bahay. Nalungkot ako kasi nalaman ko noon na tama pala ang sinabi ng dati kong kaibigan na si Letty. Kaya kami umaalis ng bahay noon kasi hindi na kami makabayad ng upa ng aming tinitirhan. Naging gawain na ni Mama at Papa na kapag nagigipit na kami sa pera ay hindi na lamang nila babayaran ang natitirang upa at aalis na lamang kami sa bahay na yon. Mas nakakatipid daw sila sa ganong ginagawa nila. Pero para sa akin ay hindi patas ang ginagawa ng mga magulang ko. Parang nanlalamang sila ng ibang tao. Pinaliwanag naman nila sa akin na ayaw lang nila na kaming mga anak nila ang mahirapan.
Pero sa ginagawa naming pagpapalipat-lipat ng bahay, hindi ba nila alam na nahihirapan din kami? Mula noon, Papa Dudut, ay nangarap na ako na magkaroon ng sariling bahay. Yung bahay na magiging akin talaga. Kaya lang dahil sa hirap ng buhay ay hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral ko at nagtrabaho na ako nang makagraduate ako ng high school. Nagsipag ako noon at nagkaroon ng kaunting ipon hanggang sa makilala ko si Gio. Isa siyang real estate agent at hindi nagtagal ay naging boyfriend ko siya. Mabait siya at gusto siya ng mga magulang ko para sa akin. Dahil nasa tamang edad na kami noon ay nag-decide na rin kaming magpakasal. Hindi naman na tumutol ang mga magulang ko kasi nga ay pareho kaming may maayos na trabaho ni Gio. Masaya raw sila na napunta ako sa lalaking may maayos na plano sa buhay. Papadudot, ng upahan muna kami ni Gio ng bahay para sa aming dalawa. Malit lamang yon pero sapat na kasi dahil dalawa pa lamang naman kami noon. Doon kami nagsimulang bumuo ng mga pangarap. Pareho kaming nagsipag sa kanya-kanya naming mga trabaho. Marami kasi kaming plano. Gusto naming magkaroon ng sasakyan, bahay at maibigay sa magiging mga anak namin ang magandang buhay. Ang bango naman ng ulam na naaamoy ko. Wika ni Gio nang makapasok siya sa kusina. Nauna akong makauwi sa bahay kaya nagluto na rin kaagad ako. Siyempre naman, paborito mo itong niluluto ko. Pritong dilis at tinapang bangus. Nakangiti namang tugon ko habang hinahango mula sa kawali ang niluluto ko. Nilagay ko na yon sa maliit naming lamesa kasunod ang kanin at mga pinggan. Masaya naming pinagsaluhan noon ang hinain ko para sa hapunan. Simple lang din ang asawa kong si Gio. Mabilis siyang pangitiin at hindi siya maluho. Yun ang bagay na napagkasunduan talaga naming dalawa. Mas mahalaga na gastusin ang pera sa alam namin na kailangan talaga namin, kagaya ng pagkain, bills na kailangang bayaran at kung ano-ano pa. Hindi rin kami madalas mag-away lalo na nang maging mag-asawa na kami. Doon kasi namin mas nakilala ang isa't isa. At nararamdaman ko rin na mas minahal namin ang isa't isa mula nang magsama kami sa iisang bubong. Mas natanggap na kasi namin ang flaws namin. Hindi na ako conscious kahit na hindi pa ako nagsusuklay o nagmumumog. Kumbaga alam na ng asawa ko ang lahat ng kapangitan ko at tanggap niya yon, Papa Dudut. 2 taon ang lumipas nang sa wakas ay ipagbuntis ko na ang anak namin ni Gio. Pareho kaming natuwa talaga noon kasi ang tagal naming hinintay na magkaroon kami ng anak. Kinakabahan na nga kami kasi baka isa sa amin ang may diferensya. Kasi nga 2 taon na kaming mag-asawa pero wala pa kaming anak. Hanggang sa ma-delay na nga ang menstruation period ko kasunod ang senyales ng pagbubuntis. At nang magpa-check up ako kasama ang asawa ko ay pareho kaming naluha sa binarita sa amin ng doktor noon. Nangako pa si Gio na gagawin niyang lahat para maibigay sa amin ang baby ko ang pangangailangan namin. Han, may maganda akong balita sa iyo. Wika ni Gio nang makauwi sa bahay. Ano yun? Tanong ko naman. Pakis muna ako kay baby. Wika niya bago humalik sa tiyan ko kung kailan 5 buwan na akong nagdadalang tao. Nagpatuloy na siya sa pagsasalita na parabang excited na excited. Sinabi niya na nakabenta raw siya ng 2 condo units at natuwa raw sa kanya ang boss nila. Binigyan siya nito ng malaking incentive na pwede naming magamit na pang down payment sa bahay na gusto naming hulugan. Sabi sa iyo eh, swerte talagang hatid sa atin ang anak natin. Masayang sabi pa ng asawa ko. Swerte ang baby naming yon ang palaging sinasabi ni Gio kaya pareho kaming excited na ipanganak ko na siya. At nang dumating ang araw na yon ay parang nagkatotoo nga ang sinabi niya. Dahil pareho kaming napromote noon sa trabaho, Papa Dudut. Tapos bigla pang nakabenta ng sunod-sunod na condo unit ang asawa ko. Konti na lang han.
Magkakaroon na tayo ng sarili nating bahay. Masayang wika noon ni Gio habang karga niya ang baby naming si Gilbert. Yun din ang palagi kong pinapanalangin. Pero sa ngayon, ayos na sa akin na nandito muna tayo sa apartment basta alam ko na malusog ang baby natin. Wika ako naman. First baby namin si Gilbert kaya madalas na pumupunta si nanay sa bahay namin para tulungan ako sa pag-aalaga sa anak ko. Natutuwa din siya sa baby ko kasi lumaki itong bibo at malambing na bata. Papadudot ng halos 3 taon na ang anak namin ay nagawa na naming makakuha ng bahay ni Gio. Kasunod noon ay sasakyan naman. Kaagad din namang nalipatan ng bahay dahil ang pinsa naman niya ang nag-asikaso ng lahat ng mga papeles. Nakabili na rin kami ng sasakyan. Ang laki ng bahay na to, Han. Sigurado ka ba na kaya nating bayaran to? May pag-aalala lang tanong ko nang makapasok na kami sa loob ng bahay. 2-story house yon. May gate, bakod at garden pa sa harap ng bahay. Tapos malaki rin ang garahe para sa sasakyan namin. Siyempre naman, wala ka bang bilib sa asawa mo? Nakangiting tura naman ni Gio. Siyempre, palagi akong bilib sa iyo. Nagwo-worry lang ako kasi baka masyado mo namang patayin ang sarili mo sa pagtatrabaho para lang mabayaran natin ang bahay na ito. Ang sabi ko naman. Huwag ka mag-alala. Malaki at maganda lang talaga ang bahay na ito pero mababa lang ang presyo kaya hindi tayo magigipit. Ang sabi pa ni Gio. Ayoko lang talaga na magaya tayo sa nangyari sa amin ng mga kapatid ko. Nagkaroon nga ng magandang bahay pero hindi naman pala kayang bayaran. Nagiging perwisyo patuloy kami noon sa ibang tao. Wika ko. Hindi tayo magiging kagaya ng mga magulang mo. Magiging responsable tayo sa mga desisyon na gagawin natin. Promise. Hindi tayo mahihirapan sa bahay na ito. Turan pa ng asawa ko. Malaki naman ang tiwala ko kay Gio, Papa Dudut, pero syempre nandun lang ang takot ko na baka masyado kaming nagpapabigla-bigla sa mga desisyon na ginagawa namin. Baka akala namin kaya namin pero hindi pala. Pero tama naman si Gio. Hindi na namin gagawin ang mga bagay na nakita kong maling ginawa ng mga magulang ko. Naging maayos ang unang mga araw namin ni Gio at ng anak ko sa bagong bahay namin. Maluwag ang bahay kaya nakakapanibago talaga. Sa inuupahan kasi namin noon ay isang kwarto tapos maliit ang sala at kusina. Kaya naman malaki rin ang naging adjustment talaga namin noon. Gusto na rin sana ni Gio na huminto ako sa pagtatrabaho para makapag-focus sa pag-aalaga sa anak namin. Pero ayokong iasa sa kanya ang lahat ng mga gastusin sa bahay. Mabuti na lamang, nakakuha ako ng work from home setup na trabaho. Nagtuturo ako online sa mga foreign student ng English language. 2 to 3 hours lang yon at talaga namang hawak ko ang oras ko. Kaya naaasikaso ko ng mabuti ang asawa at anak ko. Nang mga sumunod na araw, Papa Dudut, ay nagsimula na ako na makaramdam ng kakaiba sa bahay namin. Naalala ko na unang beses ko yung naramdaman ay noong nagluluto ako sa kusina. Natutulog naman sa may sofa ang anak naming si Gilbert at pauwi pa lamang mula sa trabaho ang asawa ko. Napapidlag ako sa biglang malakas na tunog na nanggaling sa bukas na TV na nasa sala. Han? Nakauwi ka na pala. Hinaan mo ang TV baka magising si Gilbert. Wika ko habang patuloy ako sa pagluluto ng sinigang na bangus. Wala akong ibang narinig na tugon kung hindi ang malakas na volume ng TV pa rin. Han, hinaan mo ang TV, masyadong malakas ang sounds. Ang sabi ko pa pero hindi pa rin sumagot ang asawa ko. Napailing na pinatay ko muna ang apoy sa kalan bago ako tumungo sa sala. Nakita ko si Gilbert na tulog pa rin sa may sofa at ang TV namin na bukas ay malakas ang sounds. Pero wala doon ang asawa ko. Nagtataka akong tinatawag pa ang pangalan ni Gio. Baka kasi dumiretso siya sa kwarto pero wala pa rin akong tugon na nakuha. At saktong pagpatay ko ng TV saka naman bumukas ang pinto at niluwa noon si Gio. O eh bakit parang nakakita ka ng multo? Natatawang tanong ni Gio dahil sa
pamimilog ng mga mata ko. Kakauwi mo lang? Tanong ko rin. Oo, medyo traffic kasi kaya natagalan ako. Tugon naman ni Gio. May problema ba? Tanong pa niya. Kagad akong umiling bago binitawan ng remote control ng TV. Nagpaalam na rin ako sa kanya na babalikan ko lang ang niluluto ko sa kusina. Papa Dudut, sa totoo lang ay gusto kong makaramdam ng takot noon kasi wala namang ibang tao sa bahay namin. Hindi pwedeng si Gilbert ang nagbukas ng TV kasi mahimbing pa rin ang tulog niya sa sofa namin. Ganun pa man ay naging tahimik na lang ako at pinagsawalang bahala na lamang ang nangyari na yon. Hindi naman kasi ako matatakotin at hindi rin naniniwala sa mga kababalaghan. Alos kalahating taon na kami sa bahay na yon nang kunin namin ang isang pinsan ko na tagapag-alaga ng anak naming si Gilbert. Sinabi kasi ni Gio na napansin niyang nahihirapan na ako sa mga ginagawa ko sa bahay. Which is totoo naman talaga. Kahit na work from home ako ay hindi pa rin biro ang isabay sa trabaho ang pag-aasikaso sa asawa at anak ko. Ayaw ko naman silang mapabayaan dahil choice ko ang magtrabaho pa rin kahit gusto ng asawa ko na mag-focus na lamang ako sa pagiging housewife. Kaya naman nagsuggest siya na kumuha na lang daw kami ng kasama sa bahay na pwede kong makatulong sa mga gawaing bahay at pag-aalaga kay Gilbert. Sakto naman nang mabanggit ko yon kay mama ay nirekomenda niya ang pinsang ko na noon ay naghahanap din ng trabaho. Bria ang pangalan ng pinsang ko at 17 years old na siya ng mga panahong yon. Galing siyang Ilocos kaya matagal-tagal din siya ang titira sa bahay namin. Ang laki pala nitong bahay ninyo, Ate Neri. Manghangwi ka ni Bria nang makapasok sa bahay. Hindi naman masyado, mas malaki pa rin yung bahay ng ibang kapitbahay namin. Kumusta pala ang naging biyahe mo? Tanong ko. Ayos naman, Ate. Hindi naman ako nahirapan na hanapin ang bahay ninyo. Ang babait din kasi ng mga napagtanungan ko kanina. Biglang napahinto si Bria sa pagsasalita ng mabaling kay Gilbert na noon ay 4 years old na ang tingin niya. Naglalaro si Gilbert sa may tabi ng sofa. Oy, bakit bigla kang natahimik? Nagulat ka ba na ang laki na ng anak ko? Ang bilis niyang lumaki, no? Ang sabi ko naman bago lumapit kay Gilbert at kinarga ito. Gilbert, say hi to your tita Bria. Wika ko nang maglakad kami pabalik kay Bria. Hindi naman naalis ang tingin ng pinsang ko sa sofa at maya-maya pa ay tila may sinundan ang mga tingin nito o papunta sa may hagdanan. Uy, ayos ka lang ba? Tanong ko kay Bria na bahagya pang napapidlag. Ate Neri, hindi mo nakita yun? Tanong ni Bria na medyo namumutla na. Ang alin? Tanong ko rin. May babaeng nakaitim na nasa tabi ng anak mo kanina pero umalis na rin at naglakad papunta sa may hagdanan bago siya tuluyan naglaho. Tugon pa ni Bria. Babae? Paano mangyayari yun eh, tayo lang naman ang tao dito sa bahay. Mamaya pa kasi ang uwi ng asawa ko. Tugon ko naman. Pero sigurado ako, may nakita talaga akong babaeng nakaitim, nakangisi pa nga siyang nakatitig sa anak mo. Git pa ni Bria. Naku, baka gutom lang yan. Mabuti pa ay magmeryenda ka muna sa kusina at baka nahihilo ka na dyan. Ang sabi ko naman. Papa Dudut, close din ako sa pinsang kong si Bria. Kaya nga nang irekomenda siya sa akin ni Mama ay kagad akong pumayag na kunin siyang kasama sa bahay. Ayun nga lang ay may pagka-weird siya kasi marami siyang nakikita at naririnig na hindi ko naman nakikita o naririnig man lang. Madalas ay matutulala na lamang yan at sasabihin niya na may nakita siyang multo. Ang weird talaga ng tingin ko sa kanya pero syempre ay pinagsawalang bahala ko na lamang para maramdaman niya na may kakampi siya sa kakayahan niya. Ang hindi ko lang inaasahan noon ay madadala pala niya sa bahay namin ang mga kakaibang nakikita o nararamdaman niya. Palagi niyang sinasabi sa akin na meron daw ibang nakatira sa bahay namin. Hindi raw noon gusto na nasa bahay kami at palagi raw yung nasa tabi ng anak ko.
Hindi ko yun masyadong pinansin at muling pilit na pinagsawalang bahala. Hanggang sa magkaroon ng pabalik-balik na lagnat si Gilbert Papa Dudut. Nang ipacheck up ko siya ay sinabi ng doktor na normal lang ang lahat at gagaling din kaagad si Gilbert. Kaya lang ay habang tumatagal, mas nagiging pabalik-balik ang lagnat niya. Ang sabi ni Bria ay gawa raw yon ng nakikita niyang babae sa loob ng bahay namin. Pero sinabi ko na walang kinalaman yon sa anak ko. Huwag na siyang mag-isip pa ng kung ano-ano para hindi niya tinatakot pa ang sarili niya. Hanggang isang gabi, Papa Dudut. Nagising ako dahil sa naramdaman kong may kumakalabit sa balikat ko. Akala ko si Gio lang yon pero nang lingunin ko ang katabi ko. Nakita kong nakahiga sa tabi ko ang isang matandang babae na nakangiti at kita ko ang mga bulok niyang ngipin. Tumulo pa ang laway niya sa unan at bilog na bilog ang mga mata niya. Lalayo sana ako pero hindi ko nagawa dahil parang biglang nanigas ang katawan ko. At naiyak na lamang ako nang dahan-dahang lumapit ang mukha niya sa akin. Neri? Neri, wake up! Boses yun ni Gio kasunod ang pagyugyug niya sa mga balikat ko. Napabangon na ako noon at napasiksik sa kama. Nilibot ko ang tingin ko sa buong kwarto at kami lang mag-asawa ang nandun. Papa Dudut, naging madalas ang nakikita ko na yon sa loob ng bahay namin. Hindi ko alam kung nadadala lang ba ako sa mga sinasabi ni Bria sa akin. Baka natatakot lamang ako sa naririnig ko pero parang hindi rin. Kasi may mga oras na bigla na lamang bumubukas ang TV sa sala kahit na walang ibang tao doon, pati na ang gripo sa banyo. At ang malala doon ay pati ang mga upuan namin ay gumagalaw din. Ang hindi ko makakalimutan noon ay yung biglang pag-iyak ni Gilbert sa kwarto niya habang nagluluto ako sa kusina at naglalabas si Bria. Kagad kaming pumunta sa kwarto pero nahirapan kami na buksan ang pintuan. Bria, kunin mo ang susi, madali ka. Kagad na utos ko sa pinsang ko na sinunod niya din naman, Papa Dudut. Gilbert, wait lang, papasok na si Mommy. Ang sabi ko naman sa loob ng kwarto habang nagpapanik na. Nang dumating si Bria, dala ang susi, kagad namin nabuksan ang pinto pero pareho kaming napaatras. Nang makita ko ang isang matandang babaeng nakaitim na nakatayo malapit kay Gilbert. Saglit akong natulala noon bago kaagad na kinuha ang anak ko. Tumalim ang mga mata ng babae at nakasunod ang tingin sa bawat hakbang ko paatras. Hanggang sasabay kami halos ni Bria na liparin ang hagdan pababa para lamang makalayo sa babae na yon. Sabi ko sa iyo, ate, totoong may multo dito sa bahay ninyo, giit ng pinsang ko. Nasa may garden kami at ayaw pa rin huminto ni Gilbert sa pag-iyak na para bang may masakit sa kanya. Chine ko ang katawan niya at doon ko nakita na meron siyang parang kagat sa likuran niya. Naalala ko tuloy ang nakita kong bulok na mga ngipin ng matandang babae. Sigurado ako na ito ang kumagat sa anak ko. Niyakap ko ang anak ko at humingi ako ng sorry sa kanya kasi pakaramdam ko noon ay kasalanan ko kung bakit siya nasasaktan. Papa Dudut, nang magkausap kami ng asawa kong si Gio ay sinabi niya na matagal na rin daw siyang may kakaibang nararamdaman sa bahay namin. Hindi niya lang sinasabi sa akin kasi nga ay alam niya na hindi ako naniniwala sa bagay na yon. Kaya naman sa huli ay nag-decide kami na lumipat ng ibang bahay. Mabuti na lamang at kaagad ding nabenta ang bahay na tinitirhan namin. Kaya kaagad kaming nagkaroon ng malaking perang pang simula muli. Sa nilipatan naming bahay ay hindi na gaanong malaki, malayo na sa dream house na palagi naming pinag-uusapan noon. Pero ang mahalaga ay malayo na rin sa anumang uri ng kababalaghan. Dahil ang pagsasama ng isang masayang pamilya ang kailanman ay hindi pwedeng ipagpalit sa kahit na anong luho o bagay. Lubos na gumagalang Neri. May kanya-kanyang pangarap ang bawat pamilya kagaya ng ating letter sender na si Neri. Pangarap nilang mag-asawa na magkaroon ng malaking bahay para sa kanilang anak pero ang pangarap na yon
ang nagdala sa kanila sa mundo ng kababalaghan. Wala naman kasi talagang masamang mangarap basta alam natin na gumagawa tayo ng mabuti at hindi nanlalamang ng ating kapwa. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.